what's up? I'm with Lance. Ayan, so saan tayo pupunta ngayong araw na ito? Sa beehive, sa mga beehives ko. Sa anong purok ito? Sa Purok 4, Bulol Awang, Barangay Tokawal, Sarangani Province. Alabel, Sarangani Province. Tapos nagganto diri. So, diba, nagasugod sila. Dito na kami sa bee area ni Lance. Ayan. Ayan. So as you can see in my background, ayan na po yung mga, ano ba tawag niya? Beehives. Yes, beehives. So Lance, can you give us a brief background about this bee farm mo dito sa area na to? So, isa ako sa mapalad na Young Farmers Challenge awardee from provincial and regional level. So, ito yung proposed agri-fishery enterprise ko, ang bee farm. Kasi, at first talaga, nung napapaisip ako kung anong gagawing project, isa to sa naisip ko dahil technically gusto kong makatulong sa environment and gusto ko din malaman pa kung saan ang gagaling ba or paano ang process sa pag-ano ng honey. So, yun yung isa sa problem. Kasi nga, di ba, nagkakaroon tayo ng issues regarding about honey na minsan, pag bumili ka sa market, unang tanong natin is, puro ba to? So, wala ba yung hindi ba na asukal? Yung mga ganon. Oo, di ba? Kung may halong asukal or wala. So, yun. So, dito, dumating naman ako sa point na ito, kaya iba yung itsura niya kasi ito ay kilala as stingless bees or wala silang sting. Ang way nila to defend their hives is pagkagat. So, yun lang naman. Pero, ang pinagkaiba are endemic species sila dito sa Philippines. So, anong tawag? Natives anong tawag sila. Sa... So, local term namin dito is kiyot. Pero in, species. Ano, in English or in... Stingless bees. Stingless bees. Yes. Oh, yeah. So, ilang ano beehive ang nandito? So, as of now, I have 17 in total. Tapos, mag-splitting ako within the end of this month. Kasi, ang way of splitting or way ng pagpapadami nila is splitting, yun yung term. Yun meaning? Yung padami. So, for example, ito, di ba, makikita mo, 2 boxes sila nakapatong. Tapos, i-check ko later kung matured na ba both. So, kung matured na sila, pwede na silang i-split. Hahatiin mo sa dalawa, itong box, then magpapatong ka ng another layer of the box, then itatabi mo na yung isa. So, that's splitting na. Hintayin mo na ulit mag-mature, then pwede na magpa-split. So, that's the way of magpadami ng colonies. So, paano ba ina-harvest ang honeybees nila? So, dito na way, hindi siya frame. Unlike the Apis mellifera or kilala na imported honeybees, yung mga malalaki, yung alam nating may sting. Ito, ang gagawin is, bubuksan mo lang yung box, check natin kung nasan yung mga honey. So, ang pinagkaiba nito sa Apis mellifera is, kilala yung mga bees na yun is having a honeycomb. So, ito sila, honeypots naman. Kasi makikita nyo, later pakita ko na bilog-bilog yung lalagyan ng honeys nila. Yes. And ang pinakaiba ng honey nila sa mga nakasanayan na nating honeybees are, first, meron siya medyo sour taste. Tapos, mas mababa ang glucose index niya, around 17%. So, mas okay siya. And hindi siya ganun, actually, hindi siya talaga ma-adulterate. Kasi, hindi kami gumagamit dito ng supplemental feeding na ang supplemental feeding is yung giving sugar water mixture to support their food. So ganun siya. 'Di ba pag yung mga abroad or yung mga hindi endemic na bees, pag ganung yung style is nakaka-apekto din sa lasa ng honey, yes. Yung mga ganun. Actually, yun. Oo, nakakaano talaga siya effect. So tulad dito, at least 'di ba, magandang project siya kasi bukod sa very low maintenance na klase ang stingless bees, is native species siya dito sa Philippines. So nakakatulong pa tayo sa ecosystem ng Philippines, 'di ba? Oh, kasi syempre mga bees naman may pakinabang sa ating environment. Yes, they are the number one most best pollinators. Oh yeah. So bakit dito mo nilagay ang yung beehives shading with ano banana trees and coconut? So ano bang purpose nito? Bakit dito? So dahil nga sa liit ng size nila, the source of their food is pollen and nectar. So makukuha mo yan sa bulaklak. So
ang kilala naman talaga ang bulaklak ng mga nyog na yearly naka-open yan. Bali, hindi siya seasonal. So, isa yan sa malaking factor bakit mas kilala na ginagamit as pollinators ang mga stingless bees sa mga nyugan. Kasi dito sila madaling makakapag-forage or makakakuha ng source of their food. So, same with bananas din. So, ito yung pinakamagandang types of crops na gamitin pag nag-ano ka ng mga stingless bees. Ayan. So, diba? Siyempre, before kami mag-check ng kanyang bee honey, we need to ano to? Wear this safety suit para naman hindi kami masting. Char masting. Wala kayo daw sting gani. Para hindi lang... Nakagat lang. Oo, diba? At least we have this kind of protection, yes. Para, diba, kuno-kuno. Madaming mga gat. Na-attract abi sila sa dark. O, oh, diba? Feeling ko parang ano ako, naka-quarantine, ganun. So, yan. So, sige. So, tuta, check for ilang months. Actually, ang kinaganda kasi sa pagkikip ng stingless bees, dahil, yun nga, na-mention ko na, hindi sila high maintenance na type of bees, hindi mo rin sila kailangan i-check weekly. Unlike the Apis mellifera or yung kilala natin na honeybees, kasi yon may possibility na kung hindi mo sila i-monitor weekly or kung makaya mo within that week, is possible na, yun nga, very prone sila to parasites, very prone din sila sa mga other diseases. And kung hindi mo masyadong mababantayan or maalagaan silang maayos or namomonitor, lumalaya sila. So ito silang klase na to, is hindi sila lumalayas actually. Kung pwede na ba i-harvest or pwede ba i-split? So yun. Pero syempre, on beekeeping, kailangan alam mo kung ano ang main purpose mo on beekeeping. So the first thing is, nakita nyo naman, di ba, I've mentioned is, I still have around 17 of the bee colonies. So ang target ko as of now is magpadami ng colony. So bonus na yung may maharvest akong honey, pero ang pinaka-target ko is padamihin muna sila. Para more production. Yes, for more production. Kaya sa ngayon, ito, ina-enjoy ko muna. And yun, parang personal consumption na lang muna kung may ma-harvest. Ganun. Or minsan, pinapatry na din. So ito, makikita mo, very sticky. So that's what you call propolis. Or yung mga dagta na nakukuha nila. So yan yung ginagamit nila for protection of their hives, which is propolis. So itong nakikita nyo na to, itong nasa labas, that's propolis. So ngayon, actually, ang byproduct na pwede mong magawa out of the propolis are madami actually. Sabon, shampoo, lip balm, throat spray, other cosmetics product na pwede sa balat. Kasi they are very well known na mataas ang antibacterial properties and wound healing properties ng propolis ng stingless bees. So there's a lot of research na actually na ginagawa for the development of this. So ngayon, titignan natin ang first layer. Diba? So expect ka, ito, mga ngagat na yan sila. Ooh, yun, sakto. So ito ang example ng brood. So this is the first part sa beekeeping. Makikita mo ang brood. So ito yung tinatawag na brood, yung mga itlog. So, diba? Ang makikita mo kasi dito sa loob is propolis, bee brood, bee bread or yung bee pollen na tinatawag and yung honey nila. So ibig sabihin na umabot na dito sa first box. Marang yung... sa aqua jute na. Marang sa aqua. Ang dami nila, no? Kaya yes, marang na-feel na. Na-feel na ako ang yes, check it. So ganun sila. Yan, mararamdaman mo talaga yung kagat actually. So ito, tingin ko pwede na to siya for splitting. So by the end of this month, prepare ko pa yung another box para pag-split kasi ang gagawin, tatanggalin ng isa, papatungan, then ililipat. So let's check other hives. So ayan guys, ang dami na guys. Oh, di ba? Nagdol-dol na sila sa ako guys. So, marang gilok na kaayo na siya, kit. Aray! Ayan kasi, hindi siya, di ba? So, muragin siya kalamigas na muragin. Yes, pero di ba
po sa ano, sakit. Yes, sanay na ako sa sakit. Ugot eh, ugot. Oh, yes, ito. This is what you called honey pots. So makikita mo, meron tayong honey pollen and yung honey pot. So dito ito yung itsura. Mukha sila mga itlog na maliliit, 'di ba? So yun. Actually, pwede mo man siya i-try out of the box, pero mahirapan na tayo magsuot. Sige lang. So, yun. So, ito, ang purpose nito is, ayan, makikita mo, nagdumadami na naman sila. Yeah, kasi sige, look na kayo sa nawong. Yes. Na kayo, guys. So, yung may takot sa, yan. Wala, kailangan mong tiis. Pero at least, mura lang sila glangaw ba? Yes. Unlike katong mga dagko na beast na, di ba? Parang piling mo traumatic. Kuya, one of the problems understood na these stingless bees are actually bees. Diba ang tawag anis lampinig? Na po yung lampinig ani? Or laywan, lampinig. Yun yung mga malalaking klase na. So, ang Apis serrana, we also have the local species, the Apis serrana, na honeybees na malaki. Mm. Pero ang problem dun sa kanila is, mas aggressive sila and mas mahirap daw silang ipastik. Kasi may ugali talaga silang lumalayas. Unlike si isa na bees yung imported, yung honeybee, na Apis mellifera, mas common siya, ay mas madali siyang ikip. Paano yung mga forest bees naman? Forest bees or laywan, yun yung sila. Yun yung... Kasi may nakita kong green honey, may... Ah, yes, the color. Because of depending on their... Forage. Oh, yes, oh. Kung saan sila nakakakuha ng mga food. Flower. Yes. Mm. Kaya nga, pag nalaman nyo na galing sunflower or sunflower honey na tinatawag nila, kung galing sa sunflower yung forage ng mga honeybees, mas matamis ito. Mm. Mas mataas ang sugar content nun. Expect niyan. So, yun siya. Ano bang anong other plans mo for your bee farm here? Bukod doon, kung mapadami ko na sila, gusto ko rin gawin tong integrated farm. Pero, mas gusto ko focus talaga yung farm ko sa about beekeeping. Tapos, soon, hopefully, maging ALS or agricultural learning site siya. Para, kasi ang daming nagkakaroon ng parang misunderstanding or parang hindi nila masyadong alam kung anong halaga ng bees sa ating environment. So, gusto ko siyang maging learning site para maturuan at maging eye-opener siya na moment, na farm for other people. Yes. So, learning site at the same time, farm tourism. Parang yes. Diba, haruso nagutanan. Good. Sulod tanan. Sulod tanan.